Hey Ruben, hey Raven, DJ here, and welcome back to another video. In today's video, nako, pag-uusapan natin kung paano malalaman kung ang kaibigan mo na yan. Gigigil na naman ako. Kung yung kaibigan mo na yan ay fake. Alam mo, sa buhay natin, marami tayong nakikilala kung sino-sino, ganyan, napakadaming tao. Ang dami natin nakasalamuha, ang dami natin nagiging close, pero paano natin malalaman kung yung tao na yan ay totoo sa'yo o fake? Ganun. Kasi nagfe-fade. Hindi kasi siya totoo sa'yo, girl. Okay? Okay. Ngayon, itong mga signs na to, 15 signs para malaman kung fake ba siya. At after nun, friendship over na, girl. Tandaan mo to. Marami na akong pinaguhugutan, no? So marami lang talaga akong natanggap na request dito. Actually, madami. At dati pa to. Ngayon lang talaga ako nakagkaroon ng time para, you know, makapag-isip-isip kung ano ba talaga. Kasi parang feeling ko naman wala namang fake akong friend. Hindi ko lang sure. Pero para sa akin, wala naman akong fake. Hindi ko sure talaga. Nagtataka din ako, no? Hindi natin malalaman. So ngayon, titignan ko din na baka meron din ako mga fake na friends. So, ito na, magsisimula na tayo. Bago tayo magsimula, guys, of course, don't forget to subscribe to my channel if you haven't. Click the subscribe button and then the link below. Yung bell button dyan. Yung laway ko. Yung bell button dyan para naman updated ka kapag meron akong bagong video. Okay, go, 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 laban. So, ito na. Ang unang-una, paano malaman? Fake ang friend mo kapag unang-una dyan, user siya more than enjoying your company. Okay? Paano ba yun? Parang ginagamit ka lang niya, okay, ginagamit ka lang ng taong kala mo kaibigan mo, kesa ini-enjoy niya yung kumpanya niyong dalawa. Magkasama kayo, ganun, besh. Alam mo na yan, ginagamit ka lang niya, kapag may kailangan siya, doon ka lang niya nilalapitan. Ngayon pa ikaw na yung humingi ng pabor. Kahit isin ka sa messenger, hindi magawa, besh. Daming ganyan, no? Isa ka ba doon? May ganun ka ba kilala? May kilala kang ganun? May kilala ka? Okay, ayoko na magalit. Tuturo na naman ako. Alam nyo na yan, pag ginagamit lang kayo, feeling nyo ginagamit lang kayo, besh. Sigpayin nyo na agad sa life nyo yan. Hindi dapat yan, hindi na narapat yung mga ganyan. Pangalawa, hindi niya bet yung success mo. Kapag umaangat ka na, kapag marami ka nang na-achieve, parang ramdam mo na parang naiinggit siya sa'yo, besh. Alam mo yun, hindi siya nagko-congratulate sa'yo ng masaya. Genuine, na talagang masaya siya for you sa lahat ng achievements mo sa buhay. Kapag feeling mo yung mayaman ka na, nakaka-LL ka na, hindi siya masaya, besh. Nararamdaman mo yan. At kapag ramdam mo na ganyan yung tao sa'yo, that means she is fake, girl. Fake. Loser. Number 3. Ito, maraming ganito. Gusto ko talaga itong i-ano eh. Bigyan ng diin. Okay? Fake ang friend mo kapag bet niya ang jowa mo, besh. Minsan nga, hindi mo pa jowa, bet niya na. Nag-guess niyo ako? Kasi kailangan, kapag totoong kaibigan ka, may respeto ka. Kung iyang taong yan ay meron ng ine-emer latik, kung meron na yang kaemehan, huwag mo nang landiin, besh. Ang landiin mo kasi, gigigil ako sa'yo. Diba? Umanap ka ng iba. Huwag yung ganun, pag totoong kaibigan mo, dapat may respeto ka sa kanya. Huwag mo nang landiin yung meron. Sila lang nga, minsan sila na, diba? Ano ang daming ganyan? Kaya kayo, tigil-tigilan nyo na yung mga kaibigan nyo na meron mga jowa, yung jowa nila, jowa na nila yon. Huwag mo nalang diin, besh. Kaya na huwag nakakamatak-matak yung mga magkakaibigan mo sa dahil sa kalandian nyo. Ganyan. Alam nyo na yan, okay? Tigilan nyo na yan. Pag ganyan yung kaibigan nyo, sigpay nyo na agad sa life nyo yan. It's a no-no for a, ano, for a friendship talaga, girl. Very no. Apat natin ito. Sinisiraan ka niya sa ibang tao. Minsan ganito pa. Magkakaibigan kayo. Dami kayo, di ba? Magkasama kayo ngayon. Meron siyang nasasabi sa mga friends niyo. Ano ibig sabihin ng kapag gano'n? That means, kapag di kayo magkasama,
meron din siyang sinasabi tungkol sa'yo. Kaya dapat, pakinggan mo mabuti. Talagang ano mo mabuti. Ay, bakit ganun? Bakit parang meron siyang masasama na sasabi sa mga kaibigan namin? Paano na lang kapag hindi kami magkasama? So, meron din siya nasasabi tungkol sa'kin. Ganun, girl. Ganun yun. So, kapag ganyan ang kaibigan mo, hindi yan totoong kaibigan, girl. Hindi yan totoong kaibigan. Kaya iwasan mo na, okay? Magbabay ka na agad. Unfriend. Panglima. Panglima, girl, wala siya masyadong pake sa nararamdaman mo. Masaktan ka, mapahiya ka. Wala siyang pake kasi nga fake lang siya. Hindi masyadong caring or hindi niya masyadong iniintindi kung anong nararamdaman mo bilang isang kaibigan, girl. So kapag ganun, fake yun siya, okay? Sure, ha? Okay. It's angel of sin to. Sumasapi na naman siya. Grabe, okay, ha? Sure. Naku talaga. Ang number 6 natin, dead ma siya sa mga utang niya sa'yo. Paano ko nasabing fake yung ganitong kaibigan? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nangutang yung kaibigan mo, kapag ito ang kaibigan niyo, papautangin mo yan, di ba? Okay, sige, besh, sige, ito na. Pautang naman ako, bigay ka agad. Okay, sige, sure, ito na. Pero besh, naiintindihan naman natin kung wala ka bang pambayad. Ang mali lang dito, dapat mag-advise ka. Sabihan mo ako, sabihin mo sa akin na hindi ka pa makakabayad, pero yung dadadmahin mo ako, wala ka man lang sabihin sa akin, ha? Grabe ka. Wala ka man lang, paano na, okay, sa ano, babayaran ko na to, ha? Kasi pasensya ka na, okay, sure, pasensya ka na. Kasi wala pa talaga akong pera, sobrang short pa ako, friend. Sabihin mo sa akin kung di mo pa kaya magbayad, ha? Pag yung pinapaghintay mo ako, kailangan ko din ng pera, girl. Kailangan ko din yan. Pinaghirapan ko yan, pinaghirapan ko nga sa'yo. Fake yung ganyang kaibigan. Kapag totoong kaibigan yan, babayaran ka niyan sa sinabi niyang date. Or kapag di niya kayang bayaran, sasabihin niya sa'yo. Kasi alam niya na kailangan mo din ng pera. That's true friendship. Okay? Okay? Okay, go. Number 7, guys. Ayaw niya na napapagsabihan siya. Nagagalit siya kapag kinokorek mo siya. Huwag ganon, girl. Kapag alam mo naman na totoo yung mga kaibigan mo sa'yo, ganyan yun. Ganon talaga yun. Iko-correct ka ng friend mo kasi ayaw niya na mapahiya ka pa sa ibang tao. Na sa iba pang tao manggaling na mali ka, na ganito ka, na ganyan ka. Dapat na-appreciate mo yun. Okay? Na pinagsasabihan ka, that means mahal ka ng kaibigan mo. Ay, kapag nagtampo ka, hindi ka totoo ang kaibigan. You were fake. Okay? Kaya isip-isipin nyo na yung mga kaibigan nyo na ganyan. Very wrong yun. Tatampo, nagagalit, ganon. Kapag pinakinokorek, pinagkasabihan. No, dapat open ka sa mga corrections. Kasi hindi tayo perfect, girl. Diba? Dapat ma-appreciate nyo yun kasi nga mahal niya kayo. Meron kayong bagong matututunan. Bilis na naman ako. Saluhin nyo to. Oh, diba? Ang 8, girl. Hindi niya pinapahalagahan ang mga ginagawa mo para sa kanya. Diba? Hindi niya na-appreciate. Ni simpleng pagta-thank you, wala siya. Besh, wala siya sa kanyang sistema na ganun. So, kumbaga, normal lang sa kanya lahat. Diba? Parang ang fake naman ng ganun. Ginawa ko lahat sa'yo, sobrang effort ko sa'yo. Tapos, thank you, wala ka man lang sinabi sa akin. Sinakripisyo ko lahat. Grabe ka, girl. Sobra ka, sobra. Sure, okay, sure. Lumalabas si Angel Oxine. Grabe na to. Diba? Kung totoo kang friend, appreciate mo yan. Mag-thank you ka man lang. So, number 9, marami rin ganito. Kinokontrol ka, girl. Sinasabi ka, pag di mo ito ginawa, di tayo magkaibigan. May ganun ba? Diba? Huwag mong pilitin yung kaibigan mo, lalo na kapag mali. Kunyari, mga bisyo. Mga ano-ano. Droga. Droga talaga. Ay, friend. Kasi hindi talaga ako ganyan. Hindi ko talaga kaya. Sorry na. Sorry talaga. Friend. Hindi tayo totoo magkaibigan pag ganyan. Grabe ka. Kapag gano'n na yung friend mo, girl, that means your friend is fake.
kasi pinipilit ka niya, kinokontrol ka niya sa mga bagay-bagay, okay? Huwag ganun. Kapag ganun yung friend mo, kitilin mo na yun. Kitilin! Try lang. Pero mali talaga yun. Very wrong, very wrong. Number 10, kapag nagkita kayo ng matagal na panahon, parang awkward, parang may nagbago. Iba kung true friend ka, kahit gaano kayo katagal na hindi nagkita, same pa rin yung pakikitungo yung dalawa. Walang awkwardness, wala lahat. That's true friend. Kapag ganyan yung mga friends nyo, napaka-swerte nyo talaga. Diba? Ang daming ganyan eh, kapag nagkita na kayo, parang hindi ka feel, parang ganyan, parang may nagbago, ganun. Diba? Huwag natin i-judge yung mga kaibigan natin kung totoong kaibigan talaga sila. Well, hindi ko lang alam kung ganyan talaga yung mga kaibigan nyo. Hindi ka na niya friend kapag may dumating na bago na parang mas okay. At siya pera ka. Kunyari, mas mayaman. Mas maraming pera, may hasakyan. Friend, wala ka na agad. That means that friend is fake. Kasi di ba parang kadugtungan lang yan, parang ginagamit ka lang din niya. Di ba? Kapag feeling mo parang okay-okay mo, nasa'yo siya. Ganon. Pero kapag parang mas better, naku, deserve mo naman ng tao na kaibigan na talaga nga na magmamahal din sa'yo, girl. Okay? Na talagang nandyan siya parati para sa'yo. Ha? Okay, sure. Kapag nag-know ka sa friend mo na to, parang hindi na siya makikipagkita sa'yo, girl. Very wrong yung ganun. Antindihin natin na meron tayong mga priorities, meron tayong mga kanya-kanyang responsibilidad na hindi lang naman yes kami ng yes sa mga gusto nyo. Ha? Okay, sure. Huwag ganun, girl. Kapag nag-know sa'yo yung friend mo, intindihin mo. Diba? Pero pag super no talaga siya ng palaging super no ng no ng no, that means ayaw talaga niya sa'yo. Ganun yun. So, huwag mo na pilitin. Pero kapag nag-know sa'yo one time, girl, intindihin mo na lang. Diba? Kasi kapag yung friend mo na yan, nag-know ka isang beses, hindi na siya nakipagkita sa'yo, ayaw ka na niya makita, hindi na siya nakipag-chat, nakipag-communicate, very wrong. That means that friend is a fake. So, huwag mo na rin ipilit yung sarili mo sa kanya. Okay? Tama na, girl. Move on. Hanap ka ng iba. Susunod naman natin, hindi ka niya tanggap kung ano ka. May mga ganito. Like, patulad na lang, halimbawa, Jejemon ka. Jejemon ka or talagang cheap ka. Ganito lang yung mga kinakain mo. Ganito lang yung... Kumbaga parang iyon ka talaga eh. So, naging mag-friends kayo. Pero, dumating yung time na parang hindi ka na niya bet kasi parang hindi niya tanggap na ganun ka lang. Alam niyo yun, parang hindi ko alam kung inaalipusta ka ba ng taong to or what. No, kapag ganyan yung kaibigan mo na parang hindi kanya tanggap sa kung ano ka, kung anong status ng buhay mo, kung ganyan lang yung bahay mo, kung ganito lang yung meron ka, wala ka masyadong ma-share sa kanya na ganito, ganyan-ganyan. Pag ganun friend, that friend is a fake. Kasi kung totoo kang kaibigan, tanggap mo lahat, nang unawaan mo lahat ng anong meron sa kaibigan mo. Kahit gaano pa siya kahirap, gaano pa siya kawalang maibigay, ma-share sa inyong pagkakaibigan, dapat tanggap mo yun. Okay? Naku. Pinahalas natin, guys. Hindi mapagkakatiwalaan. Can't keep a promise. Madaming ganyan. Na parang pinagkatiwalaan mo sa isang bagay, tapos maliit na bagay lang ha, paano pa kapag malaki, di ba? Pag sinabi mo, friend, uy, wag mong sasabihin to kahit kanino ha, kasi gusto ko ikaw lang makaalam, tapos palalaman mo, alam ng iba. Nakakalungkot, hindi naman sa magagalit kayo, parang nakakalungkot lang na, ano ba to, pinagkatiwalaan ko pa naman siya. Di ba? So parang mawawalan ka ng gana, di ba? So para sa akin, yon fake na friend ka kapag di ka na pagkakatiwalaan. Dapat batuto ka, marunong ka dapat mag-keep ng promise yung dalawa. Kung ikaw lang talaga ang pinagkatiwalaan niya, girl. So yun, so sana meron kayo natutunan dito at sana na-identify ninyo, sana nalaman nyo kung sino talaga ang mga totoong friends at sino ang mga fake na friends dahil dyan, alam ko marami kayong maging, alam nyo, marami kayong ma-unfriend na mga kaibigan. Hindi ko naman kayo ini-encourage na i-unfriend or i-friendship over niyo mga friends nyo ngayon, no? Pero kung ganyan na mga senyales na talaga na ito, mga ay, nako talaga, girl.
Girl, deserve mo. Deserve mo magkaroon ng kaibigan na matino. Deserve mo ng kaibigan na totoo sa'yo. Na hindi ka pinaplastic, na hindi ka ginagawa ng issue. Deserve mo ng kaibigan na respeto ka sa lahat ng bagay at tanggap ka kung ano ka, girl. Nasa sa'yo yan. Kung ikikip mo pa rin sila or kung sisigpay mo na sila sa life mo, girl. Okay? Kasi please, huwag natin sayangin yung energy, effort, and time natin. Kasi yung kaibigan, mga besh, yung kaibigan, mga besh, relationship din yan. Give and take. Okay? Parang mag-jowa. Ano mo yun? Ganun. Ngayon kapag itong mga tong senyalis na to ay talagang nakita mo sa isang taong yan, girl, it's a no-no. Okay, sure. Sure. Grabe ha. Grabe kayo. Si Angel Oxy na naman lumalabas na naman. Hindi lang. Hoy, Angel. Inumpal? Okay, ayun na nga. So please, ingatan niyo yung sarili niyo. Ingatan niyo yung heart niyo. Kasi hindi lang naman sa mga jojoway nag-break. Minsan nakakasakit din ng feelings yung mga kaibigan natin. Lalo na kapag fake sila. Okay, wala akong pinaghuhugutan, no? Wala talaga, promise. Feeling ko naman lahat naman ng mga friends ko, swerte ako na mga matutunaw sila at totoo silang kaibigan sa akin. Ngayon, kapag meron dyan, isa na, baka meron dyan, ha? Fake sa akin. Okay, sure. Sige lang. Unfriend mo na ako ngayon pala. Kung feeling mo fake ako sa'yo, okay. Okay lang. Okay lang naman. Wala naman ako ano sa'yo. Wow, naiyak pa. So yung maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana nalaman nyo na kung sino mga kailangan nyo iwasan, kailangan nyo shipayin sa life nyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel and hit the bell button para naman updated ka sa aking bagong upload na videos. Thank you very much for watching again and see you on my next video. Nasa Jose, don't just stream, make it happen. See you on my next video. Bye!